Si Trevor ay maayos na nagmamaneho ng araw na yun. Masisilayan na niyang muli ang lugar na kanyang kinalakihan. Isang taon na rin nang huli siyang nakabalik at marami siyang dapat na gawin. Kasama na dito ang problema niya sa kanyang asawa. Si Ellen ang kanyang asawa, ang unang nanloko sa kanya. Kung saan nilinaw niya na isang mayaman at mas matagumpay na tao ang kanyang kailangan sa ngayon. Isang taong may mansyon at magarang kotse. Hindi kagaya ni Trevor na isang construction worker lamang. Tinatawanan ni Ellen ang trabahong meron si Trevor kahit pa nakakuha na ito ng apartment at lumang kotse. Malinaw na hindi isang boss si Trevor kundi construction foreman lamang. Gayunpaman ay isa siyang masipag na trabahador na kumikita ng sapat na halaga. Rason para maraming humahanga sa kanya maliban nga lamang sa kanyang asawa. Masakit man ito para kay Trevor ay hinayaan niya lamang hanggang sa puntong layasan na lamang siya ni Ellen para mag-file ng divorce. 2 buwan na ang nakakalipas noon ay sinubukan namang bumalik ni Ellen. Iniwan na rin kasi si Ellen ng mayamang lalaking kanyang nagustuhan. Ganun pa man ay hindi na siya kailangan pa ni Trevor. Hindi mapapatawad ni Trevor ang hindi makatwirang pagtataksil na ginawa ni Ellen. Wala din naman silang anak kaya mas pinili na lamang ni Trevor ang mapag-isa. Kaya pagkatapos niyang matrabaho, ang huli niyang naging proyekto ay nagdesisyon siya na magbakasyon muna. Napagplanuhan niya noon na mabisita ang kanyang ina. Matutulungan na rin niya ito sa hardin, gaya ng dati niyang ginagawa. Sabay na naman silang magtatanim umano ng mga patatas. Kaya kasabay ng kanyang pagbisita ay nagdala din si Trevor ng bagong shovel at garden tools dahil alam niyang luma na ang mga gamit doon na nagmula pa sa kanyang yumaong ama na namatay 5 taon na ang nakakaraan. Naging mabigat kay Trevor ang pagkawala ng kanyang ama. Napabayaan na niya kasi umano ito na naging dahilan sa paglubha ng kanyang karamdaman na hindi na nasolusyonan pa ng mga gamot at medikasyon ang cancer na kumalat sa kanyang katawan. Kaya kasama na rin sa plano ni Trevor na madalaw ang puntod ng kanyang ama. Uunahin na niya ito bago dumako sa kanyang ina. Masaya si Trevor na muli niyang makakasama ang kanyang ina. Namiss na niya ng sobra ang kanyang ina, gayon din ang kanyang ama. Doon, bumaba na siya sa isang lumang sementeryo sa kanilang lugar na napapaligiran na ng mga malalaking puno. Isang lugar na tahimik at payapa. Wala kang ibang matatanaw kundi mga monumento at puntod kagaya ng inaasahan. Doon, marahang dumako si Trevor patungo sa pwesto kung nasaan ang puntod ng kanyang ama. "Kumusta ka na, Dad?" wika ni Trevor habang pinupunasan ang monumento ng kanyang ama. Naglagay din siya ng mga bulaklak. 5 taon na rin kasi ang nakakaraan pero mabigat pa rin para sa kanya na tanggapin ito. Ilang sandali pa ay natigilan naman si Trevor nang waring may nadinig ito na kakaiba. Nagmula ito sa ilalim ng lupa sa kanyang tingin. Kaya napatanong agad siya sa kanyang sarili. Imahinasyon ko lang ba yun? Nanahimik na lamang si Trevor at nakiramdam sa kanyang paligid hanggang sa muli niya itong madinig. Humihinto ito pero bumabalik muli kaya alam niyang totoo na ito sa pagkakataon na yun. Humihina ang tunog habang tumatagal kaya si Trevor ay agad nang nagmadyag sa paligid. Kasunod ng puntod ng kanyang ama ay isang bago pa lang na puntod ng isang matandang babae na 100 taon na ang edad. Naalala ni Trevor na naibalita pa ito sa kanya ng kanyang ina 3 linggo na ang nakakaraan. Hindi naman siguro siya nailibing ng buhay, eh nung nakaraang 3 linggo pa yun ah. Agad na nakaramdam si Trevor ng pagkakilabot, lalo't pamilyar din siya dito. Si Mrs. Maxwell ay hindi naman isang mangkukulam o ano paman, isa siyang mabait at matulungin na tao, sambit niya sa kanyang sarili. Maaari umano na may ibang dahilan sa pinagmula ng tunog na kanyang naririnig. Dito, tumabi na muli si Trevor sa puntod ng kanyang ama para ito ay tingnan ng may ngiti at alalahanin ang nakaraan. Pero nakadinig siyang muli ng tila pagkatok na tunog sa puntod ni Mrs. Maxwell, na tila ingay mula sa isang tao na kumakatok ng buong lakas sa pintuan. Dahilan ito para mapatakbo na si Trevor papunta sa kanyang sasakyan. Hindi para umalis, kundi para kunin ang bagong shovel o pala niyang nabili. Agad siyang bumalik patungo sa puntod ni Mrs. Maxwell para gawin ang isang bagay. "Pasensya na, Mrs. Maxwell," bulong ni Trevor sabay hukay na sa lupa kung saan nakalibing si Mrs. Maxwell.
at ipinagtaka niya agad kung bakit tila hindi ganun kasiksik ang lupa, lalo't dapat sa loob ng 3 linggo ay siksik na o compacted na ito kahit papaano. Pero nagpatuloy lamang siya sa paghuhukay. Iniisip niya na may kakaiba doon kaya nais niyang suriin. Naghukay nang naghukay si Trevor hanggang sa makabutas siya ng sapat na lalim ng lupa. Isang pala pa at tumama na siya sa isang bagay. Si Trevor ay nagpunas muna ng pawis sa pagod. Pinalapa niya ito ng unti-unti para makita ang bagay na iyon. Isang kabaong na gawa sa kahoy at simpleng materyales na ginagamit lamang para sa mga mahihirap o isang convict na tao. May tao ba dyan? Sigaw ni Trevor habang binubuksan ng kabaong. Pero hindi niya yun magawa dahil sa mahigpit nitong pagkakasara na halos magtanggal sa kanyang mga kuko. Nakapako ito ng matindi sa hindi malamang kadahilanan. Maya-maya pa ay nakarinig naman si Trevor ng paghalinghing, kaya nanakbo siyang muli papunta sa kanyang sasakyan para kumuha ng crowbar. Dahil doon ay nagawa niyang buksan ng kabaong. Nakita ni Trevor ang nilalaman ng kabaong at nagimbal siya sa kanyang nasaksihan. Sa loob ng kabaong ay may isang batang babae. Magulo ang buhok at may mga kalmot. Ang suot niyang blouse ay sira na sa parteng dibdib. At ang skirt nito ay may sira na rin. Mukha din itong lumaban ng buong lakas para makalabas ng kabaong. Ang nakikita niya ng mga sandaling yun ay mahirap ipaliwanag. Katabi ng babae ang isang maliit na oxygen tank na wala ng laman. Nakasuot din ang bata ng oxygen mask na nagpapakitang nais ng gumawa noon na patagalin pa ang buhay ng babae hanggat maaari at mamatay ito sa takot. Malamang na nawala na ng hangin ng babae na kanyang ikinamatay ayon sa naiisip na Trevor. Hinipo niya ang babae, pinulsahan niya ito para malaman kung may buhay pa ito o wala na. Dito na siya nakaramdam ng bahagyang paggalaw ng artery ng babae. Buhay siya! May sayang sigaw ni Trevor. Binuhat ni Trevor ang babae at dinala ito para pahigain ng maayos sa damuhan. Hindi pa alam ni Trevor noon ang nararapat niyang gawin sa mga ganoong eksena. Ganun pa man, alam niya na mali pa rin dalhin agad ito sa ospital, lalo't tansya niyang hindi na ito kakayanin pa ng babae. Ang kailangan niyang gawin ay CPR ito agad-agad. Kahit na ngayon niya lamang ito gagawin para makatulong ay kinakailangan niyang gawin ito para makagawa ng tama. Humingi ng tulong at tumawag agad si Trevor sa operator ng emergency station na agad nagsabing magpapadala sila ng tulong. Maging ang operator ay nabigla sa pahayag ni Trevor patungkol sa kanyang nakita. Hindi nila inakala na may magagawang maglibing ng isang kabaong sa mismong puntod ng isang matandang babae. Matapos malaman ang lokasyon ng sementeryo, ay agad nang dumating sa lugar ang ambulansya kung saan isang paramedic at ang mismong driver ng ambulansya ay agad na dumako sa eksena. Anong lagay niya nang una mong matagpuan? Pagmamadaling tanong kay Trevor ng paramedic. Hindi ko alam, sa palagay ko ay may pulso siya. Nang akin siyang suriin, humihinga pa rin siya ng bahagya. Nang mamukaan naman ang paramedic at driver ang babae, ay natigilan din sila sa pagkakagulat. Totoo ba ito? Si Amanda Groff? Ikaw ba yan? Gulat na wika ng paramedic. Ano bang ginagawa nyo? Dalhin nyo na siya. Dito na napakilos ang dalawa. Agad nang pinakuha ng paramedic sa driver ang stretcher. Agad na nilang inihiga ang babae para maisakay sa ambulansya. Medyo nadismaya naman si Trevor na sa stretcher na ilagay ang babae dahil mas nais niya sana itong makarga. Sa loob ng ambulansya ay agad nang inasikaso ang babae. Kinakailangang sumunod rin ni Trevor sa kanila bilang witness na nangyari. Magiging maayos ba siya? Ang paramedic na si Derek ay nagsabing wala pang malay ang babae at ang kailangan niya sa ngayon ay mabilis na madala sa ospital. Nang tanungin ni Trevor kung paanong nakilala ni Derek ang babae, ay agad din niya itong nakilala. Ang babae pala na yun ay ang pinakabatang doktor ng kanilang ospital, isang medical practitioner para sa kanilang district clinic. Pagkarating sa ospital, ay ipinarada na ni Trevor ang kanyang sasakyan kasunod ng ambulansya. Maya-maya pa, ay seryoso na siyang kinausap ng mga otoridad. Kinakailangan niyang magpaliwanag sa mga pulis kung ano talaga ang nangyari. Halos walang makapaniwala sa nangyari dahil sino nga namang masamang tao ang makakaisip na maglibing sa isang buhay na tao. Lalo na at lagyan pa ito ng isang oxygen cylinder. Ang lahat ng tanong na may kinalaman sa nangyari ay nanatili lamang na misteryo.
Matapos ang lahat, ay nagawa na ni Trevor ang makauwi. Humatok siya sa kanilang bahay at pinagbuksan din naman siya agad ng kanyang ina na si Mary. Nangamba rin ito dahil sa pagtatagal ni Trevor sa sementeryo. Agad din naman niyang ipinaliwanag ang bawat nangyari. Nakapagkwentuhan ng mag-ina sa muling pagkakataon. Una na nilang napagkwentuhan ang mga bagay na naganap kanina sa sementeryo. Hindi kaya yun ang Amanda natin na gusto nilang patayin? May pag-aalalang sambit ni Mary. Sino ba naman ang gagawa noon? Lalo't mahal na mahal siya ng kanyang mga naging pasyente. Isa siyang magaling na doktor. At kahit na may nagawa man siyang pagkakamali, ay hindi niya ginusto ang bagay na yun. Anong pagkakamali? Nagtatakang tanong ni Trevor. Dito na ibinahagi ni Mary sa kanyang anak ang bagay na alam na rin ng karamihan sa kanilang lugar. Kakasimula lamang di umano noon ang Summer, isang babae na asawa ng isang malaking negosyante ang bumisita sa ospital para makita si Amanda Groff. Flora ang kanyang pangalan, meron siyang ubo at sipon, at ang doktor naman ay agad nang nagbigay sa kanya ng kinakailangang examinations. Dito na napag-alaman ng doktor na si Flora ay positibo sa SARS, kaya agad na nila itong binigyan ng reseta. Pinagbilinan din si Flora na magpahinga na muna sa kanila at uminom na lang ng kanyang medikasyon. Mukha namang nakinig si Flora sa payo ng kanyang doktor at nangakong susundin ang mga sinabi nito. Pero hindi na ito bumalik pa sa kanyang pangalawang appointment. Kasabay noon ay naging abala naman ang doktor na si Amanda sa mga bagong dating pang pasyente. 2 linggo ang nakakaraan, makalampas ang 4 na appointment ni Flora, ay may tawag na dumating kay Amanda para ito ay dalawin. Dito na nabigla si Amanda sa mataas na temperatura ni Flor ng kanyang obserbahan. Pinagpapawisan ito at hirap nang makahinga. Nagtataka naman ang doktor kung bakit tinawagan pa siya ni Flor sa halip na magpatawag na lamang ng ambulansya. Inakusahan ng asawa ni Flor si Amanda na siyang may dahilan ng lahat. Doon, si Amanda na mismo ang tumawag sa ambulansya para madala na agad sa ospital. Pero doon din namatay mismo si Flor sa sakit na bilateral pneumonia. Dahil sa nangyari, si Francis, ang mayamang asawa ni Flor, ay agad nang nagsagawa ng investigasyon. Ayon sa kanya, ay hindi na ibigay ni Amanda ang dapat na diagnosis ni Flor, kaya ito ay napabayaan at namatay. Nang alamin naman ang ospital kay Francis kung bakit hindi sila nakarating sa ospital noon para sa kanilang second appointment, ay wala naman itong maisagot. Natagalan din bago na pagtanto ng lahat ang tunay na nangyari. Nalaman nila na matapos ang unang pagbisita ni Flor, ay agad na nagbakasyon ang mag-asawa sa beach kinabukasan, lumangoy sa dagat at nag-sunbathing. Naging maayos naman sa simula ang lahat. May nararamdaman na si Flor na pag-init ng pakiramdam noon na hindi niya muna pinansin. Gayunpaman, sa kanyang pag-uwi, ay dito na tuluyang bumagsak ang kanyang katawan. Nagdaan ng investigasyon hanggang sa korte kung saan napatunayan si Amanda na walang kasalanan. Ikinagalit naman ni Francis ang hatol na iyon at nais niya sanang mamatay din si Amanda sa pagkakakulong. Gaano ba kayaman si Francis? Tanong ni Trevor sa kanyang ina matapos makinig sa kabuuan ng kwento. Funeral business? Funeral business? Agad na napataas ang kilay ni Trevor dahil sadyang nagkataon ang mga bagay-bagay. Hindi kaya siya ang naglibing kay Amanda? Ginawa ba niya talaga yun? Malalaman din ng mga pulis yun, anak. Huminahon ka lang. Dito, naalala na naman ni Trevor ang nangyari kanina kung paano niya nakita si Amanda sa loob ng kabaong. Isang bagay na nagbibigay kilabot pa rin sa kanya hanggang sa sandaling iyon. Labis namang nag-aalala si Trevor kay Amanda, kaya pinlano niya itong bisitahin. Sana nga, ayos lang siya at makaligtas. Isa siyang mabait at palakaibigang bata, maasikaso at magaling na doktor. Pagkamulat ni Amanda, ay bumungad na sa kanya ang kanyang silid. Isang nurse agad ang lumapit sa kanya. Sinabihan siya nitong maging kalmado lang at maayos na ang lahat. Huminga ng huminga si Amanda, hindi makapaniwala na nakayanan pa niyang mabuhay matapos ang lahat. Dito na ibinahagi ng kasamahan niyang doktor ang lahat na isang lalaki ang humukay sa kanya, kaya agad siyang nailigtas. Isang lalaking dadalaw lang sana sa puntod ng kanyang ama. Di na gaanong maalala ni Amanda ang lahat, pero unti-unti na niyang nasasariwa ang mga nangyayari, hanggang sa maalala na ang lahat. Kinuwento ni Amanda ang naranasan niyang takot, kasabay ng hirap sa paghinga at labis na pag-iyak. Niyakap na lamang si Amanda ng kanyang kapwa doktor para siya ipakalmahin. Kinaumagahan
ay binisita na si Amanda ng mga otoridad para alamin ang tunay na nangyari. Matapos umanong mapatunayan sa korte na walang kasalanan si Amanda, ay nagkasalubong sila ni Francis sa isang store isang gabi. Sinisisi pa rin at ipinamumukha ni Francis kay Amanda na siya ang dapat masisi sa pagkamatay ng kanyang minamahal. Pero nangatwiran si Amanda na ang pumatay kay Flor ay ang pagbabakasyon nilang mag-asawa dahil hindi na umano nakayanan ng mahinang katawan at resistensya ni Flor ang matinding klima at dami ng tao sa lugar na iyon, kaya bumagsak ang immune system niya at nag-malfunction. Dito, tinakot at pinagbantaan ni Francis si Amanda na mas lalo pang nag-init nang sabihin ni Amanda na irereklamo siya nito sa mga otoridad. Ipinagmalaki naman din ni Francis na madami siyang kilalang pulis na makakausap. Umalis na lamang si Francis matapos yon. Si Amanda naman, imbes na mag-report, ay umuwi na rin lamang. Iniisip ni Amanda na normal lang naman sa tao ang hindi kaagad matanggap ang pagkawala ng kanilang minamahal. Gayunpaman, makalipas ang halos isang linggo, ay sumugod na lamang si Francis papasok ng district center kung saan naninirahan si Amanda. Hinablot ni Francis ang bunganga ni Amanda at pwersahang binuhat papasok sa kanyang sasakyan. Tinalian niya ang kamay at paa ni Amanda. Gayun din ang bunganga nito para hindi makasigaw. Doon, dinala niya umano si Amanda sa isang warehouse kung saan may dalawang tao pang naghihintay doon sa kanila. Dito na nila pinasok si Amanda sa isang kabaong at agad tinurukan ng gamot na naging rason sa paghina at pagbagsak ng kanyang katawan. Tingnan lang natin kung ano ang magiging pakiramdam mo kapag nakulong ka dyan at unti-unting mawala ng hangin. Mamatay ka dyan ng nag-iisa at walang makakatulong sa'yo. Wika pa umano noon ni Francis sa kaawa-awa ng si Amanda. Kinabitan niya ito ng oxygen mask para hindi mamatay agad-agad at lalo pang maghirap. Matapos yon ay naramdaman na lamang ni Amanda kung paano pakuan ng dalawang lalaki ang kabaong. Naramdaman din naman niya noon ang paglibing sa kanya at ang pagkakabaon ng kabaong niya sa lupa dahil sa marahang paghahabol niya sa paghinga habang tumatagal. Sinusubukan naman umano ni Amanda na makaligtas sa abot ng kanyang makakaya. Pero hindi ito kaya nang nangihina pa niyang katawan dahil sa gamot, kasabay ng pagkawala ng pag-asa na may makakatulong pa sa kanya. Wala siyang magawa kundi ang kontrolin ang kanyang paghinga para matipid at patagalin pa ang nilalamang hangin nang nakakabit sa kanyang oxygen cylinder. Kumakatok siya ng paunti-unti, umaasa sa himala, kahit patila nawawala na siya ng pag-asa. Matapos maibulgar ni Amanda ang lahat, ay nag-alinlangan pa rin ang mga otoridad na agad madakip si Francis sa kabila ng kanyang ginawa dahil sa maimpluwensya umano itong tao na may kapit sa mismong chief of police ng kanilang lugar. Naniniwala naman si Amanda na hindi naman ganoon kasama ang chief of police nila para konsintihin ang ganong bagay. Kinahapunan din ng araw na iyon ay naaresto na si Francis kasama ang dalawa umano nitong kinasabwat na si Jose at Pedro. Siyempre, noong una ay tinatanggi pa ng tatlo ang lahat, pero dahil sa lakas ng ebidensya laban sa kanila mula mismo sa biktima ay wala na rin nagawa pa ang dalawang kasama ni Francis kundi ang umamin. Hindi lang umano inakala ni Francis na may pupunta pa sa lumang sementeryo na yon para dumalaw dahil halos abandonado na ito at ginawa na lamang minsan na libingan ng mga hayop. Kahit pamatalik na kaibigan ni Francis ang chief of police, ay hindi hinayaan nito na makonsinte ang ganoong maling gawain at ikinahiya pa ang kanilang pagkakaibigan. Wala nang nagawa si Francis kahit panag-alok na ito ng malaking halaga para lamang makalusot sa batas. Makukulong si Francis ng mahabang taon, lalo na kapag napatunayang may problema na ito sa pag-iisip na magiging dahilan para mailipat siya sa isang mental institution. Ilang araw ang makalipas ay nagawang dalawin ni Amanda si Trevor ang kanyang tagapagligtas. Nagkakwentuhan sila at inalala na naman ang nangyari. Pinayuhan ni Trevor si Amanda na kalimutan na lamang ang lahat at isipin na isa lamang iyong bangungot na dapat kalimutan. Walang masabi si Amanda sa kanya kundi pasasalamat. Dito na rin nagsimula ang magandang kaunawaan ng dalawa. Nagpatuloy sila hanggang sa magkapalagayan ng loob at magkagustuhan. Bata man ang itsura ni Amanda ay nasa 19 na ito na kinukonsidera lamang bilang gifted o genius, dahilan para marating agad niya ang antas ng pagiging isang doktor. Sa katagalan ay nagkarelasyon sila at ikinasal, nagkaroon ng anak at namuhay na ng masaya bilang isang pamilya.